malaman natin kung sino maghahatid kay Ofelia. Jackin po, eh, best of fun! Sino siya? Oralia kanyang pangalan. Pero buntis siya. Marahil, hindi alam ni Rena Yasmin na buntis siya. Plano ka na ba kung paano natin palalabasin yung powers ni Kami? Sunog? Gagawa ka ng sunog? Hindi ka makakalabas dito. Huwag mong subukan. Mas gugustuhin ko pang mamatay kami ng anak ko kaysa mabuhay sa kwebang ito. Huwag mong idami ang anak mo. Wala siyang kasalanan. Di po ba walang nakakawala sa kweba ng kawalan? Ako lang ang makakapagbukas ng kweba ng kawalan. Ako lang din ang maaaring magpalabas ng mga bilanggo doon. Maraming salamat, Rina Yasmin. At hinayaan niyo akong makalabas sa kuweba ng kawalan. Ikaw lang ang may kasalanan, Coralia. Hindi ang anak mo. Pero oras na maisilang mo ang iyong anak, ibabalik kita sa kuweba ng kawalan. At maiiwan dito ang iyong anak. Paghihiwalayan niyo kami? Coralia, meron kang mga kasalanan na dapat pagbayaran. Ma! Papasok na po ako. Anak, sandali ah. Dali mo to. Ma, hindi ko nabibigyan kay Megan. Anak, kung ayaw mo bigyan si Megan, edi wag. Hindi naman para sa kanya to eh. Kanino? Para kay Aryana. Uy, Aryana. Sabi ka na sa akin. Anong ginagawa mo dito? Napadaan lang. Napadaan lang? Eh, ang layo ng bahay niyo dito ah. Sige na, kasi sinadya akong magising na maaga para makasabay ka pumasok sa dyan eh. Bakit? Tinatanong pa ba yun? Di ka na. Ayoko, magkukumit ako. Eh di, kung magkukumit ka, kumit din ako. Yep. Paano yung kotse mo? Alam mo, Aryana, gusto ka itang kasabay pumasok na St. John. Kaso isipin mo, mainitang ka, malikabukan, may pagsiksikan ka pa, so magbabayad ka pa. Tingnan mo to, libre na. Komportable pa. Sige na nga, sasabay na ako sa'yo. Alam ko naman nakukulitan ka sa akin eh, pero makikitan din. Kaya, ayos lang. Ewan ko sa'yo, tara na nga. Malilipat pa tayo eh. Ma'am? Mahal na Reyna, babalik niyo raw po ba si Coralia sa kuweba ng kawalan? May batas tayong dapat sundin. Mahal na Reyna, paano po yung sanggol niya? Maraming mag-aalaga sa anak ni Coralia dito. Pero hindi mabubuhay ang sanggol sa kuweba ng kawalan. Mahal na Reyna, matitiis ba ng isang ina na mawalay sa kanyang anak? Uy, Bebet! Oh! Wow! Pasta ulit? Si Aryana. Si Aryana? Hindi ko pa nakikita eh. Ay! Ayan pala yun! Kaya lang, kasama ng iba. Naunahan ka na talaga, Hubert. Sige ah. Aryana! Oo, pero hindi ko siya natapos. Oh! Pinagluto ko ulit dito ng pasta. Oh, sweet! Oh! Sorry, Megan ah. Ginawa to ni Mama para kay Aryana eh. Ha? Sige. Gusto mo sabihin ko kay Mama gawa ka rin niya? Never mind. Hindi ako mahilig sa pasta. It's fattening. Ah,
Aleg, okay ka lang ba? Leave me alone. Girl, that was just putanesca. Galit ka na agad? Hindi lang to tukol sa putanesca. It's about Cali taking everything and everyone from me. That is si Hubert, tapos ang daddy ko. Ngayon, pati ang mama ni Hubert. Sino susunod kayo? No way! Never. Sir. Okay na sa mama mo si Aryana? Hindi na tutol si mama. Eh di, wala nang problema. Wala na. Oh, yun naman pala eh. Di ba yun lang naman yung pipigil sa'yo dati? Sumusunod ka lang sa mama mo dahil may sakit siya. Oh, ngayon okay na sa kanya. Ano pa yung naantay mo? Huli na ata ako eh. Naunahan na ako ni Adrian. In una ka nga dun, di ba? Dude, kumbaga sa basketball, nasa starting five ka. Siya substitute lang. At yung mga nasa starting five, sila yung lagi nasa final quarter ng game. Dahil sila yung best players. Sige, saglit lang pre ah. Sige, sige. Aryana. Ay, salamat. Napigay mo rin. Ano yan? Pinabibigay ni Mama. Talaga? Thank you. Tara, kainin na natin. Eh, wala tayong kutsarati dito. At kamay. Wala ako dyan. Bakante to kanina. Bakante yan kasi bumili ako. May isa pa naman upuan, no? Gusto ko dyan eh. Teka, ano ba talagang problema mo? Inaagawan mo ako ng upuan. Hindi ako ng agaw dahil nauna ako dito. Ginawa mo na nga eh. Tumigil na kayo dalawa! Nabitawan ko lang yan. Ito kasi. Eh, bakit ako? Ikaw yung nangagaw sa akin eh. Ikaw yung nangungulit sa amin ni Aryana eh. Hindi pa rin ba kayong dalawa titigil? Huwag niyo ako sundan. Did you see that? Totoo nga, may power si Cali. Nagawa niya din sa mga soft drinks. Girls, baka naman nagkataon lang. Hindi ka pa rin naniniwala? Well, not good enough. Nangyayari talaga yan sa mga carbonated drinks. That's it. I'm going to confront her. Pipiliti ko ilabas ang powers niya. I will prove to you and to everybody that Aryana is a freak. Na dapat siyang katakutan. Tuloy pa rin ang buhay, friend. Eh, alam ko naman, hindi naman titigil ang ikot ng mundo dahil lang sa akin, di ba? Tsaka, ako itong nagpapayo sa anak ko tungkol sa mga pag-ibig. Pagkatapos, ako ito ngayong iyak ng iyak. Tama yan, friend. Uy, malay mo naman ngayong single ka na, tsaka ka makabingwit ng pangatlong asawa mo. Ayoko na. Ano ka ba? Akala ko ba sabi mo malakas ang kalindog mo noon? Oh, ngayon mo patunayan na malakas talaga ang kamandag mo. Ano ko sa'yo? Rick, nasan si Victor? Hinahanap po rin siya eh. Meron ako hindi discuss. Oh, sige. Thank you. Excuse. Thank you, miss. Anong ginagawa mo dito? Well, hello, Mrs. Mendez. Wala dito si Victor. Pwede ka na umalis sa opisina namin. Relax, ha? Hindi si Victor ang pinuntahan ko dito. Hindi mo ba alam? Ang alam. Alis na ako. Ikaw ang malakas ng alindog. Ang balis. Victor, bakit? Hindi na ako, ha? Sige po. Meron kayong guest ng anniversary nyo na nagustuhan yung hinanda akong pagkain. Inala ko kong maging concessioner dito sa kantin nyo. So, here I am. Walang hiya ka talaga. Nananadya ka talaga, no? Stella, alam mo kung gaano ako kasipag. Hindi ko tinatanggihan ang lahat ng oportunidad na kumita ng pera. Oo, mukha ka talagang pera. Ouch. Ayaw mo ba nun? Mas mapapalapit ako sa inyo. Nangako ka sa akin. Nilalayuan mo na kami ng anak ko. Nangako ako sa inyo na magpapakabait na ako at hindi ko sasabihin kahit kaninong tungkol sa atin. Pero hindi ko sinabi sa'yo na lalayuan ko kayo.
If you'll excuse me, marami pa akong asik kasuhin. Ano po ito? Nakausap namin ng lawyer namin tungkol yan sa child support na ibibigay ni Victor para kay Aryana. Kaya pag-aralan mo. Ofelia, nasa batas na kailangan kong magbigay ng sustento kay Aryana. Buwan-buwan. 50,000? Kung hindi mo naman tatanggapin yung bahay na inaalok namin sa'yo, kasama na sa monthly allowance yung para sa rental ng bahay niyo, yung para sa pag-aaral ni Aryana at iba pang mga gastusin. Lola, bawal ba talagang pumasok doon? Usap ng pamilya yun. Eh bakit kayo nandito? Eh walang babantay dito sa pet shop. Ano kaya pinag-uusapan nila, Lola? Kukunin na kaya ni Victor yung bahay? Pumayag na kaya si Ofelia? Hindi ba may lakad ka? Ah, Lola, kinansel ko na yun. Talagang kinansel ko. Iintayin ko si Victor. Sayang naman, no? Mura lang naman ang upa namin dito, eh. Kayang-kaya namin. At saka isa pa, scholar naman si Aryana, kaya wala akong binabayaran na matrikula. Pasensya na po, pero hindi ko po matatanggap yan. Ofelia, that's not for you. Para yan kay Aryana. Bilang anak ni Victor, she deserves to have a comfortable life. Eh, hindi naman po kami naghihikahos. Pero kung sakali naman po na dumating yung oras na hindi ko na kaya, saka po ako lalapit sa inyo. Pero sa ngayon po, maraming salamat sa mga inaalok ninyong tulong. Talagang hindi ko po matatanggap yan. Ofelia, akala ko ba nag-aayos na tayo? Oo nga. Nag-aayos na tayo. Kung nag-aayos tayo, bakit ayaw mo tanggapin yung inaalok namin sa inyo? Victor, sana maintindihan mo. Eh, hindi lang perang kailangan ni Aryana. At saka, sapat na sa amin yung kinilala mo siyang anak mo. Yun lang. Ofelia, kung ayaw mo naman ng pera, sana naman ay huwag mong tanggihan ang alok namin na oras para kay Aryana. Oras? Gusto ko sana siyang makasama sa bahay. Kaya pwede bang hiramin namin siya kahit tuwing weekend lang? Dali. Ah, pumayag na ba si Ofelia na kunin mo yung bahay? Gaya ng dati. Hindi. Ha? Eh, sandali. Baka naman pwede mo pang kumbinsihin. Hindi nga siya pumayag sa alok namin na sustento ng 50,000 buwan-buwan. Eh, bahay pa kaya? 50,000? Tinanggihan niya 50,000? Last, in our previous lesson, we have discussed the different kinds of pansit. So today, I will group you into 4. At bawat grupo, bubunot kung anong klaseng pansit ang gagawin natin. Aryana, kaya ka pa ba sa amin? Sorry na, Aryana. Okay, let's go for yourselves. 1, 2, 3. Bebet, ako na lang magkimpla dyan. Ano na? Teka, marunong ka ba? Tinuro naman niyo mo kung paano yan, di ba? Oo, sige. Nakikita niyo. Mas masarap to sa putanesca. Hindi naman yung magka-level eh. Teka nga. Nagtatalo na naman ba kayong dalawa? Idra na akin na nga yan. Di, dito ako na. Ako na. Isa. Ako alis na. Dyan. Alis ako... dyan. Ganun marunong eh. Oh, ako na yung susunod. Uy, susunod. Susunod. Uy, teka, teka. Ba't ang dami yan? Hindi, sakto lang yan. Uy, teka nga. Tama na, tama na. Tama na. Feel na feel naman yun na pinag-aagawan siya. Hayaan natin siya. Gawin na natin ito. Paano ba yan? Buksan mo nga. Ah! Oh, ano yan? Mag-ingat kayo dyan. I don't know how to. Alam ko lang ang gagawin ko kay Callie. Okay, class. Dito ko ibibase ang grades nyo. Sa tasting, group 4, Canton. Okay. Pwede. 7. Okay. Group 3, Palabok. Okay, may kulang lang, pero pwede na. Okay, group 3, 7. Group 2, Lomi.
dito. Very good. And group one, Ihon. Pwede mamaya na lang pag wala ng tao. Okay. Ayan na. Tara na. Sandali lang kasi kakusapin pa ako ni Megan. Sa kanya ka sasabay mo eh? Hindi, sabay pa rin tayo. Pero mauna ka na sa labas. Hintayin mo na lang ako doon. Sige. Bye. Okay. Bye-bye. Bebet. Asa si Aryana? Kasama ni Megan. Nag-sales ka pa rin ba kay Megan? Never. Di na magsiselos din sa Megan na yan, no? Huwag niyo akong igaya sa inyo ni Adrian. Masyado kayo insecure sa isa't isa. Uy, di ako insecure dyan. Kahit malaki katawan niya tsaka masalaki sa akin, di ako insecure dyan. Talaga lang, ha? Uy, teka nga. Mag-aaway na naman kayong dalawa, eh. Pwede ba? Huwag na kayong mag-aaway. Alam niyo kayo naiinis sa inyo si Aryana, eh. Hindi niyo ba napapansin? Hindi na kayo nakausap. Kasi, ang kulit niyo pareho. Di ako insecure. Oh, sasagot pa? Klaw, sasagot ka? Aryana, nakita ko yung nangyari sa kantin kanina. Oo nga eh. Pinagsabihan ko na nga si Adrian tsaka si Hubert na huwag na mag-away. Pero ayaw pa rin nila tumigil. Hindi yun. Yung nangyari sa mga dreams. Na nabaksak ni Adrian. Nakita ko. Bago mabitawan ni Ian yung tree, may nangyari. Hindi ko alam yung sinasabi mo eh. Aryana, bakit ba ayaw mo aminin sa akin? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Kapatid mo naman ako. Matatanggap kita. Gusto ko lang talaga malaman kung ano ang powers mo. May ganahala akong powers. Meron. Yung tubig sa pool, yung sumabog na tangke, yung tubig sa CR, lahat na paggalaw mo. Alam mo, nagkakamali ka lang. I am never wrong. May ganun ang balak mo. Ipakita mo sa akin ang powers mo. Gusto ko makupirma. May ganun, patayin mo yan. Hindi. Ipakita mo sa akin ang powers mo o hahayaan mong masunog ang St. John. Trish, ikikwento rin naman niya sa atin later eh. Hindi ka ba nag-worry? Paano kung may mangyari sa plano ni Megan? It's her life, girl. Tsaka hindi rin naman niya papaalam sa atin, kaya hayaan mo na. Kung mapahamak siya, lesson learned. Alam mo, girl, minsan napapaisip talaga ako kung friend ka ba talaga ni Megan. Of course! Yun naman pala eh. Tara na! Dali! Sige na, Aryana. Ipakita mo na sa akin yung powers mo. Pagalawin mo yung tubig. Patay mo yung apoy! Megan! Powers mo. Paano ka nagkaroon ng ganito? Pinagliya ko sa isda. Di ba wala namang kapangyarihan ng isda para magpagalaw ng tubig? Paano napatay yung apoy? Si Aryana ang dahilan. Kitang-kita ko. Napagalaw niya yung tubig sa galon. Parang nautusan ng buhusan ng apoy. Alam na ni Megan? Diyos ko, sana huwag niya ipagsabi sa iba yung nalaman niya. May usapan po kami. Hindi niya ipagkakalat yung nakita niya. Basta hindi ko isusumbong yung ginawa niya. Bakit? Ano bang ginawa niya? There's more about Aryana and Ofelia. Meron silang ibang tinatago. Aalamin natin to, Megan.